So ayun mga katrops, umuwi na ako galing trabaho kasi yung kapitan dito is nagikot-ikot na sa kawit, is tumataas na ang ano, tubig sa ilog. Nag-warning na sila. At ayan na nga mga katrops, kung nakikita nyo, ayan, marami na nakaparking dito sa may gilid, no? Mga katrops, kasi yan yung mga lugar na binabaha talaga. So dito nila pinapark yung mga sasakyan nila para hindi malubog sa baha kung sakaling biglang taas ang tubig. Kasi nga, eh, laking gastos yan kapag inabot ng baha ang sasakyan mo. So ayan dito sa highway na ito kasi medyo mataas yung lugar na to. Kaya dito sila nagpapark. So ayan, hanggang tulay yan mga katrops, makikita nyo ayan. So kaya ako umuwi na mga katrops kasi medyo maipit kasi ako pag tumaas ang tubig, no? Baka hindi ako makauwi kasi yung mga dadaanan natin is binabahayan mga katrops. At pag binahayan talaga namang wala. Wala nang halos maiikutan. So may maiikutan kaso sobrang layo, no? Pati yung iikutan mo may mga part din na binabaha doon. Kaya hindi ka rin sure kung makakadaan o hindi. So ayan, papunta tayo sa tulay mga katrops. Yan dito, sure ako marami rin nagpa-park dito. So ito yung part na ano mga katrops, no? Sabi kong pwede ako maipit kung sakaling ano, tumaas yung ano, umapaw na yung ilog dito sa may tulay. Kasi pagbaba ng tulay dito sa may Bakaw, Nobeleta, mas mababa yun. Yun doon kaagad bumaba yun. Kaya kapag tumaas yan, wala na. Hindi na madadaanan. Kaya umuwi na rin ako kaysa maipit pa ako. Kasi nag-alala rin ako sa bahay. Baka mamaya mataas na rin tubig sa bahay. So, nandoon kasi yung sasakyan nakaparada. Baka abutin. Walang mag-aano sa bahay. Walang magtatanggal doon kung sakali. So, ayan o. Nandito nagpa-park din sila dito sa gilid niya. So ayan dito sa pagbaba ng tulay na to mga katrop. So ayan, pag gumapaw ang ilog doon sa baba, pagbaba mo dito, ayan, wala na rin, hindi ka na makakadaan dyan. Ayan, itong part na to binabaha na rin kasi to. Malalim dito pag binaha. So totally talaga hindi ka na makakadaan. Pag binaha yan, malayo yan, hanggang doon yan. Kasi na-experience ko na isang beses, naipit kami. Buti nga, mabilis din bumaba yung ano. So medyo ginabi na kami pag-uwi. Kasi nga nagpa, ano kami ng ano, baba ng tubig. So tumambay kami sa may gas station doon. Kasi wala na, no choice na eh. Hindi na rin makabalik doon sa ano, sa shop. Kasi malalim na rin. Kaya ngayon, bali yun na, eh, syempre. Ayoko na maulit yun, kaya hanggat maaari, umuwi na rin ako na maaga. Bali ano pala, no? Bali alas 4 pa lang pala ngayon mga katrops. Bali isang oras lang naman, umuwi na ako. Ito na, may nadaanan na tayong ano, semi-dagat na to mga katrops. Medyo malalim na to mga katrops, ha? Kaya dito na ako sa medyo gitna dumadaan, eh. Kahit medyo mataas ng motor ko, eh. Kung may part naman na medyo mabawaw-babaw daanan, eh, doon ko na dinadaan. Ayoko na ilublub may igi yung motor sa ano, sa malalim. Kahit alam kong kakayanin niya, eh, dito ako sa medyo gitna. Para mababaw-babaw. Kasi pag gumilid ka doon, medyo malalim na. Buti nga ang ulan mga katrops is medyo pabugso-bugso. Pero kung yan ay magtutuloy-tuloy ng halos walang ano, nako po. Talaga maraming lugar na babae. Eh buti nga pabugso-bugso lang siya. Nilalakas siya tapos sihina, titila. Tapos mga ano, bubuhos ulit.
Kaya medyo ganito lang inabot. Sana nga hindi na rin umapaw yung ilog sa Manibuleta. Kasi marami na apektuhan talaga pag naan yun. Pag umapaw, kawawa rin yung mga taga ron. Kasi yung iba nga nakipart na doon sa shop. Kasi mataas yung shop namin doon. Pitigatrabuhan ko. Kaya yung ibang mga taga ron, nakikiusap kung pwedeng magpart. Kasi nga, pag ano, bumabuti yung sakyan nila. Medyo malaking gastos yun pag inabot, lalo na pag computer box yung inabot. Medyo malayo naman na yung bagyo, kaso tinatangay niya nga yung ano, yung habagat. Sinihigop niya kaya masyado tayong inuulan. Medyo naka orange ata tayo, warning sa Cavite. Yung maulan talaga.